Hey, what's up? New day, new life, and new vlog tayo mga tropa. And welcome to my channel. Ngayon ko meron po tayong bagong recipe na gagawin. Spipatan na pinakapaborito ng mga Pilipino. At siyempre, kung bago ka po sa aking channel, huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin lagi ang notification bell para updated po tayo lagi sa mga susunod pang mga upload. So guys, ito lang, napakasimple lang natin na ingredients. Kapsagi nage natanajun no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Kahit malimit na po itong ginagawa natin mga kabayan, pero may kanya-kanya po tayong proseso kung paano po ito gawin. A few minutes later. Ito lang po ating kailangan ihanda para sa pagluto ng crispy pata. Ayan po na. Para ano po natin dito, may hugasan muna natin siya ng dito sa tubig. Kasi kailangan niya matanggal muna yung amin ng kanyang, siyempre, alam niyo ng amin ng baboy. Yung lansa. Ininisi muna natin yan. Mas anong malinis para sigurado kayo, ako kasi ginagawa ko nila rin ng suka para talagang suka, talagyan natin yan yan yung pampalit, panglinis sigurado na wala yung kanyang amoy sa ano yung lansa at saka yung mga amoy lagyan natin ng asin para sigurado tayo sa na walang lansa yung ating lulutong crispy pata. Para tumulab na rin ng konti yung lasa. So, ito lang siya guys. Yung kukus ko siya. May suka na to, tsaka yung asin. Para yung ano ng baboy talaga, ng, ano, mawala yung amoy. Para, kasi merong iba na pag tayo niloto, medyo may amoy pa. Kaya kailangan natin yan. Siguro ito naman guys, nakailang hugas na tayo dyan kailangan yung mga ng tubig ko after ang inang suka at hugas pa na tubig para linis na linis ngayon mga tigregado sa paglalaga ilalaga muna natin siya bago siya natin iprito para yung karne niya ay lumambot. So, lagaan natin siguro mga isang oras na para sigurado tayo na malambot ang ating crispy pata. Ito, so, meron tayo ngayong ingredients. Meron tayo dito sibuyas. Depende sa gusto nyo kung gaano karami. And din itong bawang. Nasa sa inyo yan kung gaano karami. So, itong mga ano lang to, yung mga 6 na cloves na bawang. So, ito, meron din tayong laurel or day leaves. Tsaka meron tayong asin, siyempre pampalasa, at tsaka meron tayong paminta para sa isang pampabango at saka pepper. Tsaka meron din tayong konting bitsin. Kasi yung iba, hindi naman nakalagay ng bitsin, paminta. Yung iba, hindi nilalagay ng bitsin eh. So, ayun, lahat naman ang ating ano, may bitsin yan. Basta konti, okay yan. Magpainit tayo ng tubig? Kailangan yung tubig niya, level lang siya sa karne ng baboy. Ganyan lang siya, mapalutang lang siya. Tama lang dapat ang tubig lang. Huwag masyadong karamihan. Ayan, ganyan lang siya. So, ganyan natin yung ating paminta. Saka yung ating bitsin. Sabay na natin yun. Yung ating asin. Asin, pampalasa. Sibuyas para inano natin yung sinama natin para pag habang paglalaga yung kanyang lasa tumalab na sa laman saka yung ating bawang yung ating laurel pangkabango ipasok pa natin siya ng suwa para talagang suwabi yung ating paggagawa ng crispy pata. Ilagay na natin siya ng mga regado para habang lumalambot siya yung lasa niya sumusuot na pa sa laman para pag ipinirito mo may lasa na. Kukulan natin siya ng ilang oras estimated? Estimated is 1 hour, 45 minutes ganyan. Depende, i-check-checkin nyo lang. I-check-check nyo lang. Okay guys, ganoon nakalipas ng ating 1 hour. Kailangan natin siya mag-in.
lambot na lambot na eh. Tama lang yung lambot niya, huwag naman sobrang lambot kasi para pag pinirito, nandiyan pa yung kanyang lutong. Ayan. Lagi ng pizza. Ilalamos lang natin yung paminta at saka yung asin. Lasang-lasa talaga yan. Para malato siya. Paminta, nandyan yung kanyang bango. Okay, after nyan, magpapainita tayo ng sakali. Pangalawang salang. Ito na yung ating pangalawang salang.
Pong. Ito na po mga tropa, finished products ng ating crispy pata. Sana meron po kayong natutunan sa aming munting tip kung paano po gawin yung crispy pata. Although marami yung Pilipinong gumagawa ito, pero kanya-kanya po tayo ng paraan para mapasarap ang ating pagluto ng crispy pata. Okay guys, so huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin lagi ang notification bell para bibig po tayo sa mga susunod pang ma-upload. So, okay? Tayo na. Wow, sarap po. Itam, so...